Okay na siya, guys. Ready na uli siya gamitin. Subscribe now to TechShare Basic Tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer. And learn other tutorials related to ICT. Content creator, Ryan Fernandez Bursa. Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting, sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pasubscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Bali, ito ngayon guys yung dinala sa akin na printer. Ang problema daw nito ay nagli-leak na yung ink sa likuran. So, ibig sabihin nito guys na umapaw na yung ink absorber niya sa likod. Normal lang guys na umapaw yung ink absorber sa likod. Kaya ang gagawin natin doon ay lilinisin lang natin. Baka tanungin ninyo bakit nagkakaroon ng ink at naiipon yung ink doon. Kasi guys, sa tuwing magki-cleaning itong printer natin ay kinakailangan niya ng mga liquid na panglinis sa kanya. So, ginagamit niya sarili ng ink panglinis sa kanya at yung nagamit niya na ink, itinatapon niya na. Mayroong ink absorber dito sa likod, may foam yan dyan. Kapag napuno na yon, ang tendency niyo guys ay aapaw na siya. Kaya mapapansin ninyo bakit may natatapon na ink sa likuran ng printer natin. Ibig sabihin, puno na yun siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yun linisin, guys. Yan, bali, lipat tayo sa likod, guys, kasi dito yung bubuksan natin, eh. Yan, dito banda, guys, sa ilalim. Tatanggalin natin yan yung dito sa kanya. Tatanggalin natin yung cover dyan para makuha natin yung mga foam. Bali, yung mga gagamitin natin dyan guys, kailangan natin guys ng gloves kasi marumi siya sa kamay, nagmamantsa. Dati, hindi ako gumagamit itong glove. Ang hirap tanggalin ng ink sa kamay. Pati ito, kailangan din natin guys ng screwdriver kasi may screw yan dyan na tatanggalin. Ayan guys, oh. Yan, tatanggalin natin yan. Okay, simulan na natin. Ito na gamit ko na nakaraan lang guys yung gloves na to kasi naglinis din ako ng ink absorber. Umapaw na rin kaya nagamit ko to. Pwede pa naman. Ito na guys. So ang una ay tatanggalin natin itong ito guys. Yung screw na yan tatanggalin ko muna. Nilagyan kong karton kasi marumi. So guys, once na matanggalan natin, ito tatanggalin muna natin to, iangat natin para hindi matapon. Yan. Pag natanggal na natin, nakasabit lang naman yan guys, iangat natin itong printer kasi nasa ilalim eh. Ayan. Ito ngayon yung tatanggalin natin guys, ito. Kung mapapansin ninyo, ito yun, oh. Yan. Tatanggalin natin to. Ang pagtanggal nito, hihilain ko lang pa kanan, pa ganyan. Yon. Kung nakita ninyo na umawang na siya dito, then tanggalin na natin. Yan. Ganyan lang yung pagtanggal niyan guys. Ayan siya, oh. Kapag ganyan guys ay talagang hindi na siya makapag-absorb, ang tendency niya, aapaw na talaga siya at matatapon, marumi sa table o kung saan man natin nilalagay. Talagang punong-puno na siya guys. Kaya sabi ko mag-gloves kayo para hindi mamantsa sa kamay. Ang gagawin natin dito guys, tatanggalin natin to, yung foam na to. Then, huhugasan natin. Dati sa akin, pinipigaan ko to, binubuhos-buhusan ko lang, matagal. Mas maganda to guys, pagkatanggal natin, ilalagay natin sa running water, gripo mas maganda. Para hindi na tayo piga ng piga, nakalagay lang siya sa ilalim ng gripo. Then, hintayin lang natin mga ilang minuto hanggang sa mawala na yung kulay ng tubig na umago sa kanya. Pwede na natin tanggalin at ibilad. Pero kung ayaw nyo mag-effort ng ganito guys, may nabibili naman sa mga online shop or sa mga shop ng ganito. Yung foam na pinapalit dito. Yung iba, tinatanggal to, tinatapon, pinapalitan ng bulak
O yung cotton, pinapalit nila dito. Pero sa pagkakataon ngayon guys, ay ito rin ang gagamitin natin. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito linisin. So, tara. Ayan, okay na. Ito tatanggalin lang natin siya dito guys sa pinaka lalagyanan niya. Kasi ito huhugasan din natin. Ang pagtanggal natin dito guys, para hindi tayo malito, dapat nakaayon din sa pagkakasunod-sunod. Tapos ayun yung ilalagay natin dito. Dito huwag kayong mag-alala sa lababo guys kasi hindi naman kumakapit yung ink ng matagal yan. So dito may naiwan pa guys. Ilalagay natin yung tamang pagkakaayos niya. Ayan. Nakaganyan siya guys sa lalagyanan niya. Oh, ang dami no. Nakaganito siya guys. Kaya ilalagay natin, ilalapag natin nakaganito. Tapos i-on natin yung gripo para mahugasan siya. Dami oh. Ang pagbukas ng gripo guys kapag ganito, daan-daan lang kasi pag bigla, lalo na pag malakas yung pressure ng gripo ninyo, tatalsik sa inyo yung ink. Ayan, hihinaan ko lang guys ha. Then ilalagay ko dyan. Ayan, hihintayin lang natin guys kung mapapansin ninyo itong black na to, mamaya hindi na yan siya kulay black. Kung anong kulay na ng foam niya, ganun na yan siya. Ito, hugasan natin guys. Ayan, hugasan natin to. Tapos pupunasan lang natin to. Pero pagkatapos ninyo linis sa kusina ninyo guys, syempre lilinisin din ninyo para hindi tayo mapagalitan. Yan, hintayin lang natin siya. Kung mapapansin ninyo, puro ink pa siya. Pag kulay white na ito, okay na, pwede na natin tanggalin at ibilad. Ayan guys, nilakas-lakasan natin para mabilis-bilis. Alam nyo guys, mahirap tanggalin. Nabutas kasing gloves ko. Hirap siya tanggalin. Oh, mapapansin niyo guys, lumilinis na yung foam niya. Lumilinaw na rin yung tubig. Pwede naman to guys, baliktarin. Ayan, baliktarin natin ah. Ayan guys, malapit na siya. Malinis na yung tubig na itinatapon nyo. Sabihin na tatanggal na yung mga ink dyan sa kanya. Kapag wala na halos ink na tumatalsik guys, pwede na ninyo lakasan yung gripo para mabilis. Ipigaan natin. Ayan na guys, kung makikita ninyong wala ng ink na lumalabas sa kanya, pwede na natin ibilad, patuyuin muna natin para maraming ink naman ang i-absorb niya. Wala na, bigain muna natin. Ngayon, ibibilad natin guys. Ito kahit pupunasan lang to. Pupunasan lang natin yan. Ito ibibilad natin. Kung ganitong ayos niya sa paglagay dyan, sa pagbilad natin ganito rin para hindi tayo malito. Pero madali lang naman iayos guys. Kung sakaling magkahiwa-hiwalay para lang puzzle. Dito ko ibibilad. Bale, ito na guys. Tuyo na siya. Ibabalik na natin siya sa kanyang lalagyanan. Ang paglalagay nito guys, para lang rin, parang nakapuzzle lang rin yan. Kaya hindi na rin tayo malilito. Medyo ninipis lang ito guys, mapapansin ninyo pagkatapos ninyo hugasan. Pero wala namang problema yan kasi pag nalagyan uli siya ng ink, babalik naman yan siya sa dati niyang kapal. Siyempre, pupunasan muna natin itong pinagtanggalan natin kasi may mga ink pa yan siyang kumalat dito. Pagkalagay natin nito, pag ganyan, ikaganyan natin. Yan siya. Yan. Tapos tulak natin pakaliwa naman kanina pa kanan yung pagtanggali para mag-lock. Yan. Tapos ito, ibabalik natin yung tornilyo dito guys. Ayan na guys, tapos na. Ayan na guys, okay na siya guys. Ready na uli siya gamitin.